happy popping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the... Good morning po mga Cubs. Welcome back po sa aking channel, no? CubsFarming.tv. So for today's video po, pag-uusapan lang po natin yung may progress po dito sa pan. Nagpadagdag po kami ng shed po. Kumbaga parang kasi sobrang init po kasi pag nagsusorting o kaya pag may bumibili, nakabilad po talaga. Ayan kung makikita nyo dyan. Ayan. So papalagyan po namin ng yan, ng bubungan. Para hindi po nakabilad, no? Para pag kumuha po kami ng fingerlings. So, ayan po, may harvest po tayo. Kuha po ito kahapon, August 17. Actually, meron din po nag-harvest din po sila ng August 15. So, in-skip na lang po namin yun. Ito po, sa pan number 1. Ito po yung 4x3 meters po, no? 12 square meter. Tapos naglalaman po siya ng 3,000. So siguro nabawasan na rin po ito. Nakapag-harvest na po siguro mga 2,600 or mga 2,500 na lang po yung natitira. Pero marami-rami pa rin po. Malapit na po sila mag 2 months. Ay, actually nag 2 months na po ata sila. Kuha po ito nung kung June 14 or June 11, mga ganun po yung kinuha po ito. Ayan. Malalaki na rin po sila, oh. Actually, nakapag-harvest na po kami dyan, mga ilan na. Ayan. Good size na rin po sila. Siguro mga 2 weeks. Na-harvest na lang po ito ng marami. Ayan po, malalaki na po sila, oh. Ayan. Pero pakita lang po namin yung update po sa pan number 1. Ayan. Nag-harvest din po sila. So, continuous po yung harvest natin, weekly, may lumalaki, benta na po kagad. At the same time, parang yun na rin po yung nagiging sorting, no? Ayan, babaw lang din po yung tubig. Ayan, harvest na po. Mabilisan lang po yung harvest minsan. So, usually nag-harvest po kami umaga. Yun po yung perfect time. At the same time, magdadagdag na lang din po kami ng tubig mo. Ayan. Shoutout kay Bapang Bobby. Ayan, siya yung nag-handle sa water management po namin. Ayan. Ayan. Ganun po talaga sa hito, no? May mga maliliit, mabagal lumaki. Meron pong mabilis lumaki. So, normal na po yan. Pero ang kagandahan po, nakakahabol naman po sila. Yung maliliit po talaga, let's say for example, pag 4 months na, tapos hindi pa rin lumalaki, so pwede po silang ilipat, no? Dun sa kasing size po ng, kunyari, yung size po nila, 6 inch o kaya 7 inch, hindi na po sila lumalaki, pwede pong ilagay po sa another pan para makahabol po sila ng laki. Ayan, kung gano'n po sila kalusog, ayan, no? Ayan, may maliliit pa po talaga. Ayan. Ganda po yan sa mga restaurant. Ayan. Sa supply. Siya na rin po namimili. Medyo busy din po kasi sila ngayon kasi may construction po ongoing dyan sa pan. Ayan. So yung bumibili po sa amin, siya na rin po yung namimili ng gusto niya manok. Ng good size. Tapos yung maliliit po, ayan, binalik na po namin sa pan. Ayan. Ganun lang. Siguro 15 minutes lang po siguro. Mabilisan lang po ang pag-harvest. Tapos magdadagdag na po ng tubig. No? Ayan. So ayan po, nag-request na po kami ng
buhangin at saka graba dun sa dinideliver na yung buhangin at yung graba para dun sa mga poste kasi mas maganda kasi talaga no, kung, para sa fish pan naka ano siya naka may kolom tapos talagang mas papagawa na kayo itibayin nyo na kasi kung papagawa pa kayo after well, after 2 years 3 years eh nagtataas po yung presyo ng mga ano ng construction materials mabilis po no so ito po rin yung iniisip ko minsan hanggat maaga eh kung may budget naman eh di why not so ayan po yan, kumita po kami sa hito ayan di nakapag-ipon ng konti ayan bili po kami kagad ng ano may papagawa kami sa pan so ganun lang po yung ano kumbaga nag-expand na pa-expand na po naman pa-expand palaki ng palaki yung business so yung papagawa po namin bali ano siya parang bubungan para kapag nagpag-start na po kami sa fingerlings at hindi po sila ganun ano, mainitan kasi sobrang init po ngayon sa Pinas sana pagtanghali no? So pero high ceiling naman po ang gagawin namin saka bakal naman po siya. So ayan po no, nakabili na rin po kami ng ano, yero, long span po yun, tapos semento, bakal, asya 9mm po ata ito, 9mm yung kapal po no, ayan, yung mga bakal din po kami nilagay dyan, nasa ilalim lang po, ayan, dyan, bali yan, 6 na poste po siya, para mas matibay po, soon para magiging ano rin siya, garaya po, ayan po yung itsura niya sa ano, sa pag nakatayo na. Ayan, nahukay na po no. Ayan, lalagay na po yung mga ano, yung mga yung sa footing po no. Yung mga bakal. Ayan, napaka-importante po niyan. Tatay ko lang din po yung naglagay. Wala po kasi kami makita ang mason eh. So, siya po pa may experience na rin po siya sa pagiging mason. Saka hindi na magano'ng kahirap yung ano, trabaho na ganyan. Ayan, kung makikita nyo, ayan po. Ganyan po kalalim. Siguro mga nasa 2 hollow block po yung lalim. Ganyan po yung lalim niya. Or mga 3 hollow block po. Tapos malapad na rin po siya. Ayan, yun yung magiging ano, column po na. Bali, magiging 6 na poste po yan. 3 doon sa kabila, 3 din po dyan. Ayan. Halos busy po kasi yung mga ano, yung mga foreman po sa amin. Mga mason. Ayan, 2 lang po silang trabaho pero nagpinadagdag po namin isa. Parang 3 sila. Napaka-useful po niyan kasi may mga manok din po kasi kami, may aso, may pusa, wala. Eh, minsan nababasa po sila ng ulan. Tapos yung pag nagpalagay po kami ng solar, at least madali na lang po. Pag nalagay na po yung solar, papatong lang po dyan sa ginawang ganyan na shed po. No? Tapos yun, ako na lang po mag-i-install. By December pag naka-away po ako, ako na lang mag-i-install ng solar panel kasi bilhin na lang din po ako. So ito po mga Cubs, pag-usapan po natin kung magkano po yung mga gastos sa materials, no? So bandang July hanggang mga December, medyo sabi po nila medyo mura po yung mga presyo ng mga construction materials. So kaya po ngayon po kami nagpagawa. So isang tip din po yun, kasi kunyari madalas po umulan. So madalas po masira yung mga ano nila kung hindi po maganda yung pagkakapwesto ng mga ng semento, no? Ayan, so estimated po nasa 30,000 po yung sa materials pa lang. So syempre, magbabayad pa po kayo ng labor, 5 days na trabaho po ito, kasama na rin po yung sa welding. Syempre yung sa welding po, yung expert po yung mag-a-use po nun. So i-update po namin kayo sa next na video about dun po. Yung sa long span na roof, ginamit po namin doon yung 18 feet po, no? Yung kulay blue.
Tapos yung sa bakal po, yung size po ng bakal sa 9mm. Tap, yun po yung kapal po ng bakal. Yan, posti lang po yan. Tapos yung bakal na line lang po. Ganun lang po yung ano, madali lang po siya actually. Pero pang hatagalan na po ito. Ayan. So, sa next ano na po ito, next video na ito, i-update na po kayo yung lahat-lahat ng ano, ang progress po nito. Sa i-upload po namin. So, magbibigay lang din po ako ng konting tips sa mga fingerlings. Kung naalala nyo, nag-update po tayo sa pan number 3, no? Yung naglalaman po ng 4,600 pieces sa 8x3 meters po, no? So, kung makikita po nyo, mababaw lang po yung tubig. So, bibigyan lang namin po kayong tips. Yung nakuha namin po ito, 5 inches po yung size po nila. So, yung lalim po ng tubig na yan, yung pinakamalalim na po niyan, pag ganyan po yung state po sila, bago pa lang, 10 inch po yung lalim. So, ang technique po niyan, kunyari po yung size po ng fingerlings na ano nyo, 5 inches, so multiply nyo lang po ng 2. So, magiging 10 inches po. So, okay na po yun. Yun po yung lalim. Kasi mga bago pa po eh. Mga, pag after 2 weeks, magdagdag na lang po kayo nun. Pero depende po sa area, no? Sa lawak ng ano, ng fingerlings. Ay, sa lawak ng pan. Tapos po, magpalit lang din po kayo ng tubig daily. Kung kaya nyo po. Kami po, 80% nagpapalit po kami. Tapos, umaga. Next day po, yan, dagdag bawas lang din po kami ng water para mabilis po sila lumaki. Pag malinis po ang tubig, mabilis po lumaki yung, ano, yung mga hayto natin, no? So, bigyan ko lang po kayo ng isang video ng isang subscriber natin. Panoorin niyo po. Ito po yun. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
get a delay. Malinaw na. Malinaw na pala. Wala.